Ang part 3 po ay nakakatulong sa pag-iwas sa kanser. Ang kanser ay isang sakit na dulot na abnormal na paglaki ng mga selula sa katawan. Ang mga selula ito ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng katawan at magdulot ng mga komplikasyon. Ang kanser ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng genetic factors, environmental factors, lifestyle factors, at iba pa. Ang papaya ay isang prutas na mayaman sa mga nutrients tulad ng antioxidant, phytonutrients, at flavonoids. Ang mga nutrients na ito ay nakakatulong na labanan ang oxidative stress at inflammation na maaaring magdulot ng kanser. Ang oxidative stress ay ang kondisyon kung saan ang mga free radicals o mga unstable molecules ay nagkakaroon ng labis na dami sa katawan at nagdudulot ng pinsala sa mga selula. Ang inflammation naman ay ang reaksyon ng katawan sa mga foreign substances o injury. Pangalawa, ang antioxidant ay mga compounds na nakakasala o nakakawala ng mga free radicals sa ating katawan. Ang phytonutrients ay mga compounds na nagmula sa mga halaman na may iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Ang flavonoids ay isang uri ng phytonutrients na may anti-inflammatory at anti-cancer properties. Pangatlo, ang papaya ay naglalaman na masaganang halaga ng vitamina C. Isang malakas na antioxidant ito rin patutulong sa sugat healing. Binabawasan ang panganib ng kanser dahil sa oxidative stress at boost ang iyong kaligtasan sa sakit upang labanan ang mga karaniwang ailments tulad ng sipon at ubo. Ang papaya ay naglalaman din ng beta-carotene, isang antioxidant na nakakapagpababa ng risk ng breast cancer at prostate cancer. Maliban dito, may uugnay din ang beta-carotene sa mababang risk na kanser sa bibig, baga, tiyan, esophagus at tulon. Pangapat, ang papaya ay mayaman din sa zeaxanthin, isang antioxidant na nakakasala ng mga harmful blue light rays. Ito ay iniisip na maglaro sa isang protective role sa kalusugan ng mata. At maaaring maiwasan ang macular degeneration, isang condition kung saan ang sentro ng retina ay nagkakaroon ng pinsala dahil sa mga harmful blue light rays. Number 5, ang papaya ay may sulforaphane din, isang compound na maaaring makatulong para pababain ang risk ng prostate cancer. Ang sulforaphane ay nakakatulong din na maprotektahan ang DNA mula sa mga pinsala na maaaring magdulot ng mutasyon at kanser. Pang-anim, ang pagkain ng papaya ay hindi lamang nakakatulong para maiwasan ang kanser, kundi pati na rin para mapagaling ang mga taong may kanser. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang pagkain ng papaya ay nakakatulong din para mapabuti ang immune system at mapalakas ang laban sa infection. Ang papaya ay may anti-tumor effect. Then, ibig sabihin nito ay nakakapagpahina o nakakapatay ito ng mga tumor cells. Sa kabuuan, ang papaya ay isang prutas na may maraming benepisyo para sa kalusugan, lalo na para sa mga taong may sakit na kanser. Ang pagkain nito ay makakatulong para protektahan ang katawan mula sa oxidative stress at inflammation. Napababa ang risk ng iba't ibang uri ng kanser, napagaling ang sugat at infection, at napalakas ang immune system. Kaya naman, huwag kalimutan na isama ang papaya sa iyong dieta upang makamit ang mas malusog at masiglang buhay. So ito po ang pangatlo na bahagi ng sustansya ng papaya na makatulong sa atin pangangatawan at sumungan sa ating kalusugan. So salamat po mga langyako. Sana po pakisya naman ito para malaman ng mga kababayan natin ang kanyang sustansya para sa atin katawan. Salamat po. Ang God bless you all.